Ops, kumusta mga bossing? Yung last na post ko lang ulit, sabi daw ni sir, nalilito na siya kung bibili pa raw siya ng sniper. Dahil din sa ano, overheat. Tama lang yun sir, okay lang naman na malito. Hanggang sa hindi mo pa nararamdaman yung whatever it takes na feeling. Huwag mo munang kuhain yung motor. Ano ba yun? Whatever it takes, bahala na. Kasi lahat ng model ng motor, meron pong isang sumasablay. Dahil nga, sabi ko, hindi nga perfect. Ewan ko, ba't kailangan may sumablay? Sana perfect lahat para wala tayong agam-agam ulit. Yung mga post ko kasing video dito, parang malilito kayo, no? Kung ano talagang magiging decision nyo. Yun naman talaga yung sadya ko eh. Kung makakadagdag ako ng impormasyon hanggat maaari, kahit maliliit na impormasyon, mas maganda. Nasa inyo po lahat yon mga sir. Sabi ko nga ulit, kung may mga ganitong video sana na katulad ko, na paiba-iba ng opinion dati, manunood din talaga ako. 2 bars na lang ako. Magkano ba ang fuel save? 71 pesos. 2 bars, next week pa to. Hindi, mga ano lang to. 5 days, 2 bars. Masama daw yung sagad-sagad eh, yung palaging pinapablink bago magpalit ng, bago mag refuel. Simula naman nung bago to hanggang ngayon, palagi akong blinking pag naggagas. Hindi naman ako kuripot. Ganun lang talaga eh. Pakiramdaman na lang pag maggagas na o hindi. Tapos, hindi rin naman ako kuripot. Kaya hindi ako nagbibili ng mga accessories nito. Stock na stock, all stock na all stock. Ano kasi, sa experience ko dati, nung naka Honda Wave, ang pinaka basic na Honda Wave setup, mags, tapos manipis na gulong. Ginawa ko yun dati. Dito ako dadaan. Diretso yata si sir. Hige po. Yun, ginawa ko yun sa Honda Wave. Mags, tapos maliit yung gulong. Tapos dumaan ako sa humps. Boom! Basag yung ilalim na ano eh, step nut. Yung tornilyuhan. Wala na. Pangit pala, sabi ko. Binabalik ko ulit yung ano, makapal na gulong. Tapos basic na setup, side mirror. Nauso yung ganun, yung maliliit na ganun. Meron pa rin ngayon nakikita ko. Pero mas maganda yung mga side mirror ngayon kasi naka-forward. Walang abala dito. Sa part na to, walang abala. Nag-setup ako dati noon. Setup na ba tawag doon? Ano pala, bumili akong side mirror na ganun. Porno eh, malipis. Tapos dito, ang lapit. Tapos sumaludo yung guard sa akin. Sumaludo rin ako. Pag ganun ko, pak! Sugat yung dito ko. Kasi mababa. Langhiya. Tiis ganda pala yun. Sabi ko, sasanayin ko po yung sarili ko sa'yo. Lulusot-lusot ko pa ng ganyan yung kamay ko. Lulusot-lusot ko pa ng ganyan. Para umiwas. Mali, mali yung setup ko. Taas natin ulit, ganoon. Tapos ang liit eh, ayoko na talaga. Tinanggal ko na. Nahanap-hanap ko yung stock eh. Iba kasi yung feeling pag nakakita ka ng stock na parang bagong labas sa kasa. Tapos siguro fully setup na yung motor mo, tapos nakakita ka. Merong tama yun sa atin. Na parang ang galing naman na may-ari nito. Ay, ayaw umabante. Nagbubusinahan na sila dun daw kasi ayaw raw kumanan. Kung hindi naman sanay sa area yung driver, wala na naman tayong magagawa. Hindi talaga siya kakanan. Susunod po siya sa ilaw. Tapos feeling ko tuping-tupi na yung tuhod ko pag nag-shifter siguro ako. Komportable kasi to, pero gusto ko din yun. Kung may pagkakataon, gusto kong mag-shifting. Shifting yun, shifter. Tapos gusto ko yung rapido. Rapido ba? Parang gusto ko yun eh. Simple kasi. Baka meron kayong pinaglumaan dyan. Akin na lang. Yung ano pa ba? Ilaw. Mini driving light. Yun, gusto ko to lagyan. Yung TDD ba yung TDD? Maganda raw yun eh. Maganda, may mini driving light sa mga bumabiyahe. Bumabiyahe sa dilim. Pero ako, ganun pa rin. Wala pa rin naman. Yun lang ang masasabi ko tungkol sa basic setup upgrades. Pati mga mags, hindi na lang muna. Contento pa tayo sa all stock. By purpose naman eh. Ang dahilan ng mga bagay-bagay sa mundo. Kung ang purpose po natin yung mag-setup, pagandahin yung motor natin.
the best yun. Ako, ito ang purpose pumasok. Hindi ko naman purpose na naipakita pa na marami akong kaya ang bilhin dito sa sniper na to para ikatuwa ng aking puso. Kasi ang ganda na eh, ng sniper. Ganda na nito. Tsura, tindig. Pero good po yun ah. Good purpose yun, yung pinapaganda yung motor. Sobrang cool. Magiging kakaiba, diba? Kung kaya naman at tayo eh budgetly stable, go natin yung gusto natin sa motor natin. Budgetly stable ang wahalan jo. Go natin lahat yan. Minsan lang tayo mag set up eh. Dito na naman ako sa parkingan. Nawala nga pala yung jacket ko rito, hindi ko na ikuwento sa inyo no. Pag out ko, kaya ito na yung suot ko ngayon no. Wala na, nawala yung jacket ko. Akala siguro may laman yung bulsa. Jacket galing sa ukay yun eh. Dito na ako ulit. O paano, sa susunod na muna yung shout out. Hanggang dito na lang muna. Salamat.